So, di ba, the last few weeks na pag-usapan natin yung mga patungkol sa anatomy, di ba? Yes. Alam nyo na yung mga very important structure ng male reproductive and urogenital system natin. Di ba, napag-usapan natin, di ba, yes. Ian? No? Remember? Kaya lagi itong model, no, magiging sikat na siya after a few famous months. Na. Famous na. Bakit? Kasi, ngayon, pag-uusapan na natin, since alam nyo na yan, mm-mm, na perfect nyo yung exam ko, grabe ha, perfect. Perfect, no, oo. Magaling ngayon, kasi. Mag-ano na tayo, procedure. Kasi, sa urology, sa specialty natin, meron tayong mga minor to major to moderate procedure. Mm-hmm. Tapos, meron tayong mga procedure na pwedeng gawin sa emergency or ginagawa sa emergency ward kung kailangan na gawin because yung pasyente is warranted. Okay. At may indication. Lagi kong sinasabi, wow. Ian, Joshua, Beth, kailangan may indikasyon bago mo gawin ito. Anong bakit indication? Sinasabi ko to? Kasi ngayon yung topic natin, bakit importante ang paglagay ng sonda, yeah, or ng Foley catheter. Okay? Meron tayo, pakita mo, ano, Ian, oh, nilalaro niya ito. Mga Foley catheter na papakita ko mamaya ko ano mga use ng ano, no? Catheter din to? Wait, oo, catheter. Pag tiningnan ninyo sa television, iba-ibang itsura. Oo nga. 'Di ba? Iba-ibang itsura, iba-ibang hugis. Kahit na sa tip niya, yung pinaka-tip niya, iba rin siya. Tapos yung sa dulo, ito isa. Nakita mo yung kay Joshua, tatlo. Tatlo. Okay? So, sa'yo, ano iba ito? Rin. Oo. Parang may ano, stopper. Oo, na nakulong to. Ano ba ang usage ng catheter? So, iba-iba rin. Hindi pwedeng, okay, pag ang pasyente pumunta sa emergency ward, gagamitin mo na lang, oo, ano-ano na lang hihilain mo. Okay. No? So, ang una kasi, bakit sinusonda o bakit kinakatheterize ang isang pasyente? Ang pagkatheterize, Beth, Joshua, Ian, is both for men and women. Ha? Walang ano yan, walang gender preference, no? Kung kailangan, what are the indication? Una-una is hindi makaihi. Retention, di ba? Na-mention ko last week, di ba, yes, na pag-uusapan natin. Bakit hindi makaihi? Kasi may barado, may nag-o-obstruct, di ba? Galing, nakuha niyo yung answer nun. May obstruction, may bukol, may bato, no? Saan nag-o-obstruct? Di sa urethra dito, di ba? Yung urethra sa lalaki makikita mo kasi hindi siya makaihi. So, mahirap pag hindi makaihi kasi napupuno ang ihi sa? Bladder. Yes. Ang galing po. Galing. Nag-exam kayo, di ba? Oh, parang inaano ka ni Diyos. So, bladder. So, pag yung bladder lumalaki at nagdi-distend, sumasakit ang puson. Di ba? Mahirap ang hindi mailabas ang ihi. There is a sense of fullness. Yun, di ba? Parang puno, hirap, at masakit. Di ba? Yun ang sinasabi natin. So, kailangan lagyan siya ng sonda. Okay. Now, tatanong nyo sa akin, Doc, ano ba ang preference ng sonda? Okay. Kagaya nito na hinahawakan ni Ayen, this is a straight catheter na linalagay temporarily. Okay. Hindi siya permanent, di ba? Meron kasi yung hindi ko nadala, yung dalawa lang ang kanyang ano opening dito. Pero this one is straight, okay? Pag sinabing straight, dapat ilalabas mo lang yung ihi tapos tatanggalin mo siya. No? Ito ba yung ginagamit? I remember, Doc Joseph, nung pagka mag-urinalysis ako before, dahil palagi ako may UTI, sabi nung nurse, dinirect niya. Oo. Yun ba yun? Pwede to. Oo. Or yung mga pregnant, buntis, kukuhanan ka ng sample, oo, you can use a straight catheter. Ayun, this is straight catheter, no? Pag nakikita nyo, Joshua, Ian, kagayang hinahawak mo, tatlo yan, di ba? Meron dalawang ano rin eh, yung outlet. Makikita mo dito, isa lang. So, this is for just para paglabas lang ng ihi. So, ipapasok mo siya, ilalabas mo yung ihi. Di ba? Papasok mo siya dito.
usually, ang tip niya may butas kung saan papasok ang ihi at may balloon. Yes, yes. Diba? May parang balloon dito, lalagyan mo. Yung hinahawak ni Joshua ngayon, yan, yung yan, that area, yan, pakita nyo, yan. May balloon yan. So, i-inflate mo yan ng hangin. Para either sa, hangin para or tube, usually distilled water, most of the time distilled water, para mag-secure. Kasi stopper yan, oo, kasi yan ang didikit sa pinakaliig ng urethra, pantog. So, pag pinasok mo ang catheter, no, example, pinasok mo ang catheter, dire-diretso siya, aakyat dyan, tapos mag-stuck siya dito. So, ngayon, pag binalun mo siya, sana makita nyo. So, pag binalun mo siya, may lobo dyan, di ba? So, yun ang magiging secure ng catheter mo, ng sonda mo. Okay? Para hindi mahugot. Okay? Now, usually kasi, ito kasi straight cut. So, ito temporary, pangkuha ng urine sample, pag nasa emergency ka, lalo na mga buntis, no? Lalo na mga matatanda na ano, Ian Joshua na stroke, kailangan mo ng sample agad. Kasi linalagnat, alam mo, yung may fever, baka may kidney, pwede mong gamitin ito. No? Okay? Now, you use the other one, kasi wala akong nakuwang ano. Dalawa yung opening niya, akin na yan. Pero ano din, temporary din. No, this is ano, yung isa kasi, wala ito, no? So, yung isang Foley catheter, yan, nasa, ano, nasa screen natin. Dalawa. The same as this, no? And you have 14, size 4, ano, French 14, French 16, and French 23. Bakit may mga sizes? French kasi, kailangan kasi, yung nag-invento ng sizes niya is a Frenchman, no? Kailangan ng sizes, depende nga sa gagamitin mo. Okay. Now, paglalaki ang pasyente, okay, paglalaki ang pasyente, you always use French 16. Okay. Bakit? Okay? Alam niyo yan. Kasi, pag ginamit niyo ang French 14, manipis. 16. No? You have to remember, ang tip ng catheter, pag mababa ang numero ng French, mas malambot. Okay? Okay. Kala ko po size diameter nung... Hindi. Mas malambot siya. So, pag French 14, tsaka 16, mas malambot ang tip ng 14. Okay? So, you use the French 14 usually for females. Uh-huh. Is it because malayo yung pupuntahan niya? No, mas kasi mahaba? shorter ang sa yung track ng babae, di ba? Yes, kaya dapat mas makapal sa lalaki kasi mas malayo yung... Tsaka, oo, yung malayo. Yung travel time niya mas matagal. Yung travel time niya matagal. Tsaka, alam mo bakit? Kasi meron struktura dito yung mga lalaki na kailangan ma-insinuate mo. Pag sinabing ma-insinuate, pag malambot ang tip, no, Ian Joshua, mag-bend, magko-curve.